Hello mga Suki Bells! Welcome sa aking channel! Ngayon gagawa tayo ng DIY initial necklace. So bago ang lahat, kinakailangan natin ng mga letter pendant. So ito na ngayong aking mga letter pendant at pipiliin ko na ang order sa akin ng aking Suki. So gusto niya ng letter K and then ang letter C and of course ang letter G. So, simulan natin mga Suki Bells kung paano natin ito gagawin. Alright, ibalik muna natin sa lalagyan ang mga letters na hindi natin napili. And then, start na natin kung paano gawin ang ating DIY initials necklace. So, eto na guys. Tapos na nating mailagay ang lahat ng ating mga letters. So, eto yung aking mga napiling necklaces na initials. So, after nun, kailanganin natin ng connector. So, ang tawag dito guys sa connector necklace is the clasp connector. So, since gold yung kulay ng ating initial necklace, gold ang aking pinili. So, napakaliit lang nito guys, kaya dapat ingatan kasi baka ma-deform. So, kailangan ko ng tatlong ganito, kaya pipili pa ako ng dalawang peraso. At ito na nga mga Suki Bells, nakakuha na ako ng tatlong connector clasp. And ngayon, kakailanganin ko naman ng ating chain. So, ang tawag dito sa chain na ito is leather cord wax. So, ito guys is a leather cord wax chain. So, kailangan ko rin kumuha ng tatlong peraso since tatlo yung order sa akin ng buyer. So, ito na nga mga Suki Bells, kompleto na ang ating mga kinakailangan para mabuo natin ang initial necklace. So, kaya simulan na natin ang ating paggawa. First thing na gagawin natin, syempre, kakailanganin muna natin ng long nose. So, ito ang aking mini long nose. So, i-open natin muna ang ating connector. So, para mailagay natin ang ating initial letter. So, ganito lang po. Gamitin natin ang ating mini long nose para i-open ang ating mga clasp connector. So, ayan. Ganito, guys. Dapat ganyan ang pag-open niya para mailagay natin ang ating mga initial letters. So, after natin i-open yan, ilalagay na natin ngayon sa ating mga pendant na letters. So, ganito lang po. And then, kailangan isara natin siya ng maayos para ma-make sure natin na hindi siya mawawala or malalaglag. So, i-press natin ng mabuti ang ating long nose para safe na safe ang ating pendant. So, ayan, tapos na po siya. And then, ganun din po ang ating gagawin sa ating other two pendants. So, same process lang din po ang gagawin. Ilagay natin sa butas ng initial letter and then i-press natin mabuti ng ating long nose para safe na safe ang ating pendant. So, ganyan lang po. Repeat the process lang. And then, after natin magawa at ma-press ng mabuti ang ating mga initial pendant, so, next step na tayo. So, eto na po. Tapos na po ang ating tatlong initial pendants. Now, kunin natin ang ating chain or ang tinatawag nating leather cord wax na chain and ilagay lang po natin ang ating mga initial pendants na ating nagawa. So, ipapasok lang po natin siya. And then after that, ilock natin and boom! Eto na po mga Suki Bells, ready na ang ating DIY initial necklace. So, repeat the process again. Ilagay lang din sa ating chain, ang ating mga leather pendants, katulad ng ginawa natin sa ating letter K. So, same process lang po. And then, ilock natin. And yan! Ready na! So, ganun din sa ating letter G. So, same process din lang. So, ayan po mga Suki Bells. Napakaganda nitong ating initial necklace na ito. And, napakamura po nito kung bibilhin nyo mga madams and mga Suki Bells. For only 25 pesos. So, available po ito sa aking Shopee store. So, ililink ko na lang down below on my description box para malaman nyo
kung papaano at saan kayo makakabili nitong DIY initial necklace. So again, maraming salamat sa lahat ng mga nanood and magkita-kita pa tayo sa mga susunod ko pang mga videos para maturuan ko kayo ng iba't iba pang klase ng mga DIY. Thank you so much!